Shoutout tayong mga idol sa ating mga member. Maraming salamat kay Dailin Ido, Almalin Ponsica, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Fair Friends, Lynn Caligdong Vlog, Tita Jinky Perez, Tadasi Barua, Lilibit Tumagi, kay Maricel Nakel, Miss Miami Laurel, kay Sheila Budino, Merlinda Alves, Priscilla Inot, at kay Roman Villanueva. Maraming salamat sa laging nagbibigay ng kaunting halaga. Maraming salamat sa iyo, Idol Sheila Budino at kay Roman Villanueva. Malaking tulong na po ang mga iyon, mga idol. Shoutout din tayo sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga baker, at sa mga blind community. Simula na po natin ang ating kwento. Humigpit pa iyon ng humigpit hanggang sa bumaon ang mga baging sa katawan ng dalawa na nagiging dahilan para magsitalsika na ang mga dugo ng mga ito hanggang sa tuluyan ng namatay. Samantalang itong si Bituin, nakapikit lamang ang dalagita habang bumuka-buka ang bibig. Kitang-kita ni Arid ang mga pangyayaring iyon. Nagulat din itong si Arid sa kanyang nakita. Batid niyang tumulong na ang gabay ni Bituin sa labanan at batid din itong si Arid kung ano ang mangyayari sa kanyang kaibigan sa tuwing pagkatapos na maggamit ang ganon na kalakas na kakayahan. Kailangan niyang mapatumba agad ang kalaban niyang nilalang. Baka may mga magsidatingan pa ng mga nilalang sa kanilang kinaroroonan. Matapos iyon, agad nang nakipagsabayan na itong si Arid doon sa nilalang na ungo. Nasugatan man siya, ngunit hindi iyon balakid para makahanap ng paraan at mapatay ang kanyang kalaban. Nagawa niyang malinlang ito doon sa mga puno ng kahoy kung saan mabilis na nagpalipat-lipat ng pwisto itong si Arid para lituhin ang kanyang kalaban. At nang magawa ito ni Arid, agad na nakapunta siya sa likuran ng nilalang na malapitan. At pagkatapos, agad na nagpakawala ng mga pagpana itong si Arid ng tatlong sunod-sunod na bisis na nagiging dahilan para matumba ang nilalang sa lupa nang tumarak sa kanyang batok at likurang ulo ang mga palaso ng dalagita. Pagbagsak nito sa lupa, agad itong nangingisay ng ilang mga segundo hanggang sa nawala na ito ng buhay. Saktong napatay naman ni Arid ang halimaw na iyon, bumagsak naman itong si Bituin doon sa lupa na nawalan ito ng malay. Mabilis ang kilos nitong si Arid na pinuntahan ang kinaroroonan nitong si Bituin at binitbit niya ang walang malay na katawan na kaibigan at dinala niya ito doon sa malalaking puno ng kahoy. Pagkatapos itinago pansamantala. Kailangan pang tumulong nitong si Arid doon sa nagaganap na bakbakan doon sa gilid ng sapa. Buong bangis naman na hinarap ng tatlong magkakapatid ang mahigit sa sampu ang bilang ng mga kalabang nilalang. Tulad nila ni Arid, nagulat din sina Duroy, Jumong at Nimpa dahil sa kakaibang lakas ng mga halimaw na kalaban. Nagulantang din ang mga ito nang mapagtanto na hindi tinatablan ng anumang mga usal ang mga nilalang na mga ungo. Mabuti na lamang at umuubra ang mga lason nitong si Jumong na nagawang mapahina ng kaunti ang kalakasan at bilis ng mga kalabang nilalang. Ngunit hanggang ganon lamang ang kaya ng mga lason nitong si Jumong ang mapahina ng kaunti ang kalakasan ng mga nilalang at may ilan sa mga ito ang nasusugatan pa. Napapatay na nila ni Duroy ang tatlo doon sa mga nilalang at may ilan sa mga ito ang nasusugatan ng malubha. Walang magagawa na ang mga ito kundi labanan ang mga nilalang sa abot ng kanilang makakaya gamit lamang ang kanilang kalakasan sa mga pakikipagkumbate. Sa kanilang tatlo, itong si Nimpa ang nakakalamang dahil nga sa kakaibang kalakasan itong si Nimpa. Gamit ang mga matutulis nitong mga kuko, kaya ng bata na matablan ng malala ang mga nilalang. Itong si Nimpa nga ang dahilan kung bakit napapatay nila agad ang tatlo sa mga ito at nasusugatan naman ang iba pang mga ungo. Mas mabilis din itong si Nimpa na kayang maiwasan ang mga pag-atake ng mga nilalang
at kaya din ang batang paslit na makipagsabayan sa mga ito sa aspitong lakas at bilis. Nakakatulong din itong si Gado dahil kung hindi man kaya ng mga ito na matablan ang mga nilalang ng mga orasyon, kaya naman itong si Gado na mahuli ang mga ito sa pamamagitan ng pagtapak sa kanilang mga anino. Ilang sandali lamang, ginamit na ng tatlong magkapatid ang kanilang pamamaraan sa pagtutulungan. Agad na kinuyog ng tatlo ang isang nilalang. Sunod-sunod na inaataki ang mga ito nila ni Jumong at Duroy. Samantalang itong si Nimpa, biglang sumulpot na lamang ang bata sa harapan ng nilalang habang abala pa ito doon sa kanyang mga kapatid. At pagkatapos, nagpakawala ng mga pag-atake itong si Nimpa na tumama sa liig ng nilalang na nagiging dahilan para mapugot pa nga ang liig nito at namatay. Matapos na magawa nila ang mga iyon, mabilis na naghiwalay ang mga ito ng paglundag para hindi sila sabay na maatake ng mga galit na mga kalaban. Samantalang itong si Arid, agad na lumundag ang dalagita doon sa likod ng isang nilalang at pinana niya ng tatlong bisis ang batok nito na nagiging dahilan para agaran itong mangingisay pagbagsak sa lupa. Agad na wika nitong si Arid, "Kailangan na natin natapusin ang mga ito, Duroy. Nawala na ng malay si Bituin dahil sa paggamit niya ng husto sa kanyang mga kakayahan. Kailangan natin na mapatay ang mga ito bago pa makakuha tayo ng pansin sa iba pang mga nilalang na nandirito." Sagot nitong si Duroy na napagtanto na tama ang sinasabi nitong si Arid. "Tama ka, Arid. Baka may mga nilalang pa ang nasa kapaligiran at tumulong ang mga ito sa labanan. Ngunit paano natin matalo agad ang mga ito? Kakaiba ang kanilang lakas at punan pa na hindi natin kayang tablan ang mga ito ng mga orasyon." Sagot naman itong si Jumong, "Ngunit kaya kong tamaan ang mga ito ng lason. Ano kaya, Kuya Duroy, kung subukan kong ubusin ang aking lakas sa paggamit ng mga lason? Baka obra ito sa kanila." Napatitig naman itong si Duroy sa kapatid at sagot naman ito, "Baka kung mapaano ka, Jumong, mahirap na kung gamitin mo ang lahat ng iyong lakas. Baka makakasama iyan sa iyong sistema." Ngunit disidido na talaga itong si Jumong na gamitin na ang nalalabing paraan. Sagot naman ito sa kanyang kapatid, "Wala nang ibang paraan, Kuya Duroy. Tulad nga ng sinabi mo, kailangan natin na matalo agad ang mga ito sa mas lalong madaling panahon." Kalaunan na sinang-ayunan na din ng mga ito ang sinasabi nitong si Jumong at agad na humanda na ang limang mga kabataan dahil sa mga pagkakataon na iyon, papaatake na rin sa kanila ang natitirang mga nilalang na mga ungo. Napakabilis na naglulundagan ang mga ito papalapit sa kanila. Agad na gumawa ng mga pagharang ang apat para hindi magambala ng mga nilalang ang ginagawa nitong si Jumong. Matagumpay ngang natapos nitong si Jumong ang kanyang mga usal, agad na may kinuha itong tatlong mga bote at isang taluyot ng mga bulaklak. Kinargahan agad ito ng bata ng mga malalakas na mga usal. Kailangan niyang bilisan ang pagtapos dahil unti-unting nalulupig na ang kanyang mga kasama ng kanilang mga kalaban. Nakita nitong si Jumong na tumilapon itong si Gado nang tamaan ng pag-atake, samantalang itong si Arid nahagip ito sa may balikat kaya nagkakaroon ito ng sugat. Nagawa naman nila ni Nimpa at Duroy na mapatumba ang isang ungo, ngunit hindi naman ito napuruhan. Nang matapos na nitong si Jumong ang kanyang mga ginagawang ritual ng mga usal, agad na ibinato ang malakas na mga usal na magpapahintulot na kumalat ang kanyang mga lason sa buong paligid. Sinabayan din ito ng pagtapo ni Jumong sa ire ng tatlong mga bote at biglang umalagwa ang napakasangsang na baho sa paligid ng kakahuyan. Agad din na itinapon nitong si Jumong ang mga taluyot ng bulaklak sa lupa.
para maprotektahan ang kanyang mga kasama ng kanyang inilatag na mga lason para hindi madamay ang mga ito. Ilang sandali lamang, muling umataki ang mga nilalang sa kanila. Dito na, ibinato ni Jomong ang kanyang panapos na usal na nagiging dahilan para kumalat sa katawan ng mga ungo ang lason niya. Habang nagbabanggit ng mga banyagang salita itong si Jomong, sinasubukan ng mga nilalang na atakihin ang batang mga ngatay. Ngunit ang nakakagulat sa mga ito, hindi nila kayang matamaan ang bata at sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad na rin na umatake sina Duroy at ang mga kasamahan nito doon sa mga nilalang. At sa mga pagkakataon na ito, kitang-kita na ang resulta ng ginagawa nitong si Jomong bukod sa mas mabilis nang kumilos ang mga bata kumpara doon sa mga nilalang agad na napapatay nila ang mga ito. Kung kanina, nahirapan silang matablan ang katawan ng mga ungo at kailangan pang makailang bisis nilang atakihin ang mga ito. Ngayon, agad na nilang napapatay ang mga nilalang at napupugutan ng mga ulo ang mga ito. Dahil iyon sa malakas na laso nitong si Jomong na pumasok at nagpapahina sa sistema ng mga nilalang. Ngunit ang kapalit naman doon, ang pagbulagta nitong si Jomong at nawalan ito ng malay. Tinapos na nila ni Duroy ang lahat ng mga nilalang at pagkatapos agad nilang tinulungan ang dalawang mga kasamahan na nawalan ng malay. Napatay man nila ang lahat ng mga ungo, sugatan naman sina Gado, Duroy at itong si Arid. Samantalang nawalan ng malay sina Jomong at itong si Bituin at nanghihina din ang katawan ng dalawa. Wika nitong si Duroy doon sa kanyang mga kasama. Hindi ito maganda. Mukhang hindi agad nakakabawi ng lakas sina Jomong at Bituin. Kailangan muna natin na magpahinga at gamutin ang kanilang mga pinsala. Dahil sa kanilang anim, itong si Duroy ang mayroong malakas na mga karunungan sa mga panggagamot maliban kay Bituin. Agad na naghanap ang mga ito ng magandang lugar para doon makapwisto at magamot ang dalawa nilang mga kasama. Itinigil muna ng mga ito ang pagsunod doon sa grupo nila ni Butchok. Hindi na din nagpagamot pa itong sigado dahil hindi naman ganun kalala ang kanyang mga natamong sugat sa kanyang katawan. Sa kabilang banda naman, dahil madilim na ang buong paligid, nagpasya sina Butchok na magpapahinga doon. Nakapwisto ang mga ito sa dalawang pinakamalaking punong nakita doon sa lugar. Napapalibutan din ito ng mga batuhan. Kaya nakasigurado ang kanilang grupo na hindi agad makikita ang kanilang kinaroroonan ng mga nilalang sa kagubatan. Naglagay na din ng mga malalakas na bakod na usal ang mga ito sa buong paligid para hindi din sila mararamdaman ng mga nilalang sa kagubatan. Nagkasya din ang mga ito doon sa gitna ng dalawang malaking puno dahil na rin sa sobrang laki ng mga ito. Kahit nakakaibang hitsura ang mga punong iyon, nakakaunti lamang ang mga dahon sa mga sanga at kakaiba ang hugis ng mga ugat, panatag pa rin ang kanilang pamamahinga. Dala na din na wala silang mapagpipilian dahil halos lahat ng mga nakikita nilang puno ng kahoy doon sa lugar na iyon ay magkakapareho. Kahit na ang mga batong nandoon sa paligid, kakaiba din ang hugis at mga hitsura ng mga ito. Ilang sandali, habang nagpapahinga ang mga ito, may napapansin itong si Butchok na sa mga pagkakataon na iyon, nagising dahil may mga narinig itong mga langit-ngit na hindi niya mawari. Ganon din si Nanonoy at itong si Buno, nagising din ang mga ito. Agad na nagkakatinginan ang tatlo, nang masipat nilang parang may mga gumagalaw sa itaas ng mga puno ng kahoy doon sa unahan na labis nilang ipinagtataka. Agad na pabulong na wika nitong si Butchok sa kanyang mga kasama. Mukhang may mga nilalang ang umaligid sa ating kinaroroonan. Bali, Buno. Ngunit nakapagtataka dahil wala akong nararamdaman ng mga presensya. Baka tulad ng mga rukam, kaya din na maitago ng mga ito ang kanilang mga pagkakilanlan. Kaya wala tayong nararamdaman
sa mga ito. Ang sabad naman na wika nitong si Buno. Tama ka, Kuya Butchok. Wala din akong nararamdaman. Ngunit parang mayroon talagang Manila lang ang nasa unahan. At pagkatapos, tinanong nitong si Buno ang kasama na si Nunoy kung may mga naamoy ba ito tungkol sa mga nilalang. Ngunit sagot nitong si Nunoy, wala akong naamoy, Buno. Maaring tama din ang hinala ninyo. Kayang maitago ng mga ito ang kanilang mga presensya at amoy, kaya wala akong naamoy at wala tayong nararamdaman galing sa mga ito. Inutusan naman itong si Butchok ang kapatid na gisingin na sina Tata Bugoy at Abok na sa mga pagkakataon na iyon nandoon sa kanilang sasakyan kasama ang dalawang mga batang paslit na sina Abo at Akiko. Ginising na din nila itong si Kimba. Nakatabi lamang ng mga ito. Agad na sinipat-sipat nila ang paligid at ang kinaroroonan ng mga hinihinala nilang mga nilalang doon sa unahan. Ilang sandali pa, sa gitna ng katahimikan, muling narinig nila ang mga langit-ngit ng mga puno na parang may hatid na kilabot. Hanggang sa gulat na lamang ang mga ito nang makarinig ng napakatinis na boses na tumili doon sa paligid. Hindi nalang mawari ang pinanggagalingan nito, ngunit agad nilang nabatid na may mga kalaban na ang nasa paligid nila ngayon. Agad nang humanda na ang mga bata, sina Kimba at Buno, dahan-dahan na lumapit ang mga ito doon sa batuhan para subukan na silipin ang likurang bahagi ng batuhan na iyon. Samantalang sina Nunoy naman at Butchok, agad na nagkubli ang mga ito doon sa mga malalaking ugat ng puno ng kahoy habang sinipat-sipat ang kapaligiran ng kanilang kinaroroonan. Sina Tata Bugoy naman at Abok na sa mga pagkakataon na iyon, nagising na din. Mariin nang nagmamatsyag na din ang mga ito doon sa kaganapan sa paligid. Nakasilip ang mga ito sa labas habang tulog na tulog pa ang dalawang mga batang paslit. Hindi na muna nila ginising ang mga ito. Hinayaan muna nilang matulog nang mahimbing ang kambal na sina Abo at Akiko. Hanggang sa may napansin sina Butchok na mabilis na umuusad doon sa unahan. At napakabilis nito dahil sa loob lamang ng ilang mga segundo, malapit na ito sa kanilang kinaroonan. Kaya agad na wika nitong si Butchok kay Nunoy. Humanda ka na, buddy. Alam na ng mga nilalang sa kagubatan na ito ang ating presensya at mukhang napapalibutan na tayo. Matapos lamang na masabi iyon nitong si Butchok ang mga sanga ng mga punong kinaroroonan nila at pati na doon sa paligid, biglang gumalaw ang mga ito at naghulmang mga taong kahoy. May hawak din ang mga ito na mga latigong baging at agad na pumalibot ang mga ito sa kanila. Samantalang ang mga nilalang galing sa unahan ng kanilang kinaroroonan, klarong-klaro na ngayon ang mga hitsura ng mga ito. Dahil malapit na ang mga ito ngayon sa kanilang kinaroroonan, parang mga taong bato naman ang mga iyon at dubli ang laki ng mga ito at tangkad sa mga katulad nilang normal na tao. Agad na lumabas na ang dalawa sa kanilang pinagtataguan at tumakbo papunta doon sa kinaroroonan ng kanilang karuwahe. Agad na inaabisuhan din itong si Butchok na kailangan na nilang lumayo sa lugar na iyon dahil napapalibutan na sila ng maraming mga kalaban. Ngunit sagot naman nitong si Tata Bugoy. Ngunit umalis si Buno at Kimba Butchok para mag-imbestiga doon sa likod ng mga batuhan. Inaakala kasi ng mga ito na baka doon nang gagaling ang pagsigaw ng matinis na busis kanina lamang. Agad na sinipat-sipat ni Butchok ang kinaroroonan ng mga batuhan. Ngunit wala na doon sina Buno at Kimba. Kaya agad na utos ni Butchok na umalis na ang mga ito at daanan na lamang nila ang may batuhan para daanan din sina Buno at Kimba. Nakapwisto na ngayon sa bubungan sina Nunoy at Butchok para bantayan ang galaw ng mga nilalang sa paligid. Kita na nila kung gaano kadami ang mga nilalang napapunta sa kanila. At dahil sa kanilang pag-alis, biglang bumilis na din ang pag-usad ng mga nilalang na hinahabol na sila ng mga ito. Kakaiba
ang mga nilalang na nasa paligid na parang mga lamang lupa na hindi nila maintindihan. Mayroong mga maitim ang kulay at mayroong mga jablong babae na napakahaba ng kanilang mga buhok. Nagtatakbuhan na din ang mga taong bato habang nakasunod sa kanilang likuran. Agad na dumaan ang mga ito doon sa mga batuhan para daanan sana sina Buno at Kimba. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, hindi nila nakita ang dalawa at kahit na tinawag na ang mga ito ni Butchok, walang sumasagot. Wala na silang oras dahil kailangan nilang lumayo doon sa mga nilalang na kumukuyog sa kanila. Makalipas ang ilang mga sandali, nakita nila sina Buno at Kimba na sa mga oras na iyon, hinahabol din pala ng mga nilalang. Kaya napilitan sina Butchok na magpatuloy sa pagpapatakbo ng kanilang sinasakyan na karuwahe at iwan pansamantala ang dalawang mga kasama. Wika nitong si Butchok doon sa kanyang mga kasama. Kailangan muna natin na makalayo sa mga ito. Babalikan na lamang natin sina Buno at Kimba. Kailangan muna natin na lumayo at makahanap ng mapagtataguan.